equity funds. And to those who cannot join us via the Zoom, they can still join and watch through our group page. Just make sure that they are all added. Please stay on the line. Thank you. Good afternoon, everyone. We are so grateful, no, na by this afternoon, we will be discussing to you our project for Axeia here in Cavite. And our speaker, supposedly our speaker for today ay taga Axeia mismo, but it happened po na nagkaroon po ng hindi po naging maganda ang kanyang pakiramdam mula pa po kagabi. And gugustuhin sana namin na ang magsalita po ay galing mismo ang atin mismong branch. Sorry guys. We love to hear our branch, Axeia branch sales manager here in Cavite, but sad to say because she's not feeling well, she cannot attend to us this afternoon. But do not worry. Lahat po ng updates ay nakuha naman po namin. Especially, alam ko po ang inaabangan po natin ay yung mga project po natin dito sa Cavite na bubuksan.
So bibigyan ko lang kayo ng konting tip, no, or konting teaser that there will be projects here in Cavite which we are about to open either this first quarter of this year 2022 and second quarter of this year. So yung isa po nasa 2,500 or 2,700 lang ang monthly amortization. Napakalapit po nito sa Manila dahil ito po is about 1 hour and 15 minutes lamang po. So just to give you a teaser of that, and there will also be another project to be launched, no, either April or May. Yan po ay 30 minutes sa Alabang. We are talking here Axeia projects, ha, a project, ha. So that is single attached, Linnea. Later on, we will discuss those projects. And of course, yung ating existing project na binibenta po natin ngayon, ang Woodlands 13. So please stay on the line. Make sure po na meron po kayong maayos na internet, stable internet, kasi po marami pag, as of now, we're 98 participants. So pag dalawa na lang ang kulang po natin, mapupuno na yan. Once na napuno na po yan, hindi na makapasok yung iba. But do not worry again, pwede naman po sa page natin. Okay. So with that, we would like to request everyone, no, our house rule, to please make sure that your microphone will remain muted. Okay, para po hindi po tayo ma-distract. And if you have notebook and pen, please bring it out para po maisulat po natin ang mga i-discuss ngayon. Okay, then since wala po yung ating branch sales manager to discuss yung project, bago po kami magdi-discuss po ng mga projects na soon to open at yung existing natin, mas ninais po namin for a while lang. We make sure po na, kasi may bago po tayo ngayong policy, ang Axeia po is very strict sa mga holding of units. Now, as you can see, we have inventory right now sa Woodlands, pero they are very particular po sa holding of units. Ang reason po natin, or ang nagiging challenge po natin before, is that meron tayong holding, but the problem is, ang challenge po, matagal natin na ipapasok yung ating reservation, matagal bago maresibuhan. Kasi nga po, bulk yung sales na pumapasok po sa atin, kaso lang, hindi naman kompleto ang dokumento. So, the good thing with us this time po, kasi meron na po si CNC, inalat po, nag-alat po si Axeia ng screener exclusive for CNC para lang po mag-screen sa lahat nating mga dokumento. Kaya bumibilis na po ang ating reservation ngayon. Sa atin lang po yan nakaalat. Yun nga lang, kahit po may sarili tayong screener na bigay ni Axeia para lang sa atin, kung hindi po maayos ang ating mga dokumento, bumabagal pa rin po. And that's the reason why we intended to make sure na maintindihan, matulungan kayo na malaman kung paano po mag-qualify ng clients at ng mga dokumento ng clients. And at the end of this, or at the objective of this seminar today, is that at the end of our discussions, every one of you could be able to qualify the documents of your clients. Nang sa ganun po, eksakto, hindi po tayo paulit-ulit po at magiging mabilis po ang pagpasok natin ng reservation. And to discuss this topic, let me call our broker coordinator, CNC broker coordinator, to discuss how to qualify clients' documents, none other than Ms. Carla Modrigo. Carla? Hello everyone, good morning. Okay.
Wait lang, kumusta ang lahat? Okay. Nakikita po ang aking ano, slide? Yes, ma'am. Yes po. Yes po. Okay, so as per Sir Ronel na discuss, bali, didiscuss ko ngayon kung paano tayo magpa-qualify ng ating mga clients documents para mapabilis ang ating reservation, yung process ng ating reservation. So, ito po, how to qualify clients documents. So, parang doon sa mga rephrase to, para hindi natin makalimutan doon sa mga matatagal na, di ba? Yung mga bihasa na, na very smooth na po ang pag pagdo-documents, pagko-comply ng mga documents. Okay? Okay. If locally employed, please take note. Two valid IDs with three specimen signatures. Di ba lagi po natin tatandaan pag nag-submit po tayo ng ating IDs, lagi pong meron tatlong signatures. So, diba? So, ang kailangan natin na ID ay dalawang valid ID plus, diba, nag-a-add tayo ng ating, ay ng client's company ID. So, pakitingnan po na dapat ay i-check po lagi tatlong firma na magkakaparihas. Diba? Please check always po ang mga ID na kukuhanin natin, isasubmit natin, ay isasubmit ni client sa atin ay pare-pareho po yung ID. Kasi kung hindi po, ay mapa-findings po yan or hingian nyo na po ng another ID si client. And then, please take note po, laging may tatlong signature. Diba? Pag nagsasubmit kayo, napapatagal pa kasi ang nahihingiin pa natin kay client yung signature kasi ang naisubmit natin ay copy lang ng ID mismo. So, please take note na lagi pong may signature, tatlo. Tatlong signatures bago nyo ipasa sa amin. Okay, and then, sa proof of billing naman po, si Axeia po ay hindi ina-allowed ang mga internet billing or mga credit card or kahit na ano, bukod lang po sa Meralco and water bill. So, yun lang po ang inaala, ang tinatanggap. So, wala pong problema kung hindi naka-name kay client or kay principal buyer yung Meralco or water bill. Kasi, basta the same yung address doon sa online BIS natin, dapat po yung address kung ano ang ipapasa na Meralco or water bill ni client. And kung hindi nakapangalan, no worries kasi kukuha lang sila ng affidavit or cert of tenancy. Patunay na doon sila nakatira sa bahay na yon sa address kung Meralco man or water bill yon. And then ID ni owner ng Meralco and water bill. Or kung makakakuha naman ng barangay certificate, pwede po. So yon, water and Meralco bill lang po. No worries kung hindi naka-name kay client. Kuha lang po sila ng cert of tenancy with ID and signature ni owner or kuha po ng barangay certificate. So, yun lang po. That's for the proof of billing. And then, let's go po sa ating proof of income. So, need natin ng 1 month payslip. Dapat period of 1 month, example, December 1 to 15 and December 16 to 31. Para dapat talaga isang buwan yung cut-off na ibibigay sa atin ni client. Kung hindi man naging di ba meron tayo yung January 5 to December January 15, 20 and then January 20 to February 5. Basta dapat po pasok doon sa 1 month. So, yon. And then, pakitingnan po kung meron po silang mga deduction. Number one, meron ba silang deduction ng pag-ibig? Meron ba silang SSS? And then, meron bang tax? Depende po, ang tax po ay dapat may tax siya kung ang sahod niya ay 22,000 patas na.
Kung hindi naman po siya kung 21,500 pa lang siya, no need pa po yan ng tax. So, dapat ay 22,000 pataas, dapat may tax na siya. So, yun, paki-check po lagi. One month period ng payslip, dapat ay meron silang mga deduction, may pag-ibig, may SSS, may tax kung 22,000 up ang sahod. Kung wala po, ay findings nyo na din. So, di ba, yung nasa PN. And then, check nyo din if tama ang name. Kasi, di ba, meron tayong mga inye. Dapat po, kung ano ang nasa ID, yan din po ang nasa proof of income niya, nasa payslip. Sa lahat ng mga documents na isasubmit sa atin, dapat po ay iisa ang spelling. So, yon. Dapat ay may name, tama ang name sa ID at saka sa payslip. Tingnan din po kung nandoon ang company name. Doon sa payslip tayo, ha. Dapat po may company name ng buyer. Dapat sa payslip nandoon ang name ng company at name ng buyer. Check nyo din po kung meron employee number at company para ano. Please check din ang employee number at company ID para sa employer number. Yun, employee number. Then, hindi kasama ang allowances. Diba, nagbe-base po tayo sa basic lang. And if meron naman po siyang meal allowance, dapat maisasama lang po siya, maia-add lang siya if we need ano, three payslip po, 3 months pay para maia-add po yung pang meal allowance niya. So, basic salary plus meal allowance, need po ng 3 months payslip. And then, pag government employee naman siya, kasama din yung pera. So, pag private, kasama ang meal allowance. Pag public po, kasama yung pera. So, if meron pong mga discrepancy doon sa payslip, hingi na po, mag-request na po tayo ng COEC. Ayan. Then, pwede naman kung hindi agad-agad maibibigay kasi di ba like this time po na pandemic, most of the staff po ay naka-work from home, hindi agad-agad na ibibigay o walang magsisignature doon sa COEC. Allowed po, ina-allowed ni Axeia po na i-promissory note. Dapat po make sure na ma-comply siya within 45 days. So yun, dapat lahat ng mga ipipiin natin, ipopromissory note, dapat po ma-submit, bantayan nyo po para hindi ma-canceled within 45 days po dapat na-submit. Okay, and then this time po ay di ba nagbago na po ng requirements siya pagdating sa ISAB. So instead of ISAB, ang hinihingi na po ngayon ni Axeia ay yung pag-ibig virtual. Diba, para po, bakit po kaya? Dahil sa virtual po ay nakikita yung existing loan, ni housing loan ni client or sa atin lahat na naka-record po kasi yun doon. Sa ISAB po kasi hindi nagre-reflect yung existing loan ni client. Pag meron siya tas hindi siya nag-declare, nagkaka-problem po pagdating sa take-out. So yon. So this time, instead of ISAB po, pag-ibig virtual na ang i-comply. Nagsisend naman po kami ng mga guidelines or yung step by step paano mag-comply, mag-fill out si client doon para makakuha siya ng pag-ibig virtual. And then, pag hindi pa po siya nakakapag-comply, hindi pa nakakapag-online ng pag-ibig virtual, pwede rin naman po siya i-PN, hindi naman agad-agad. So, marireserve yung unit natin without pag-ibig virtual pa. So, i-PN lang po natin, but make sure po na within 45 days, as I've said, dapat ma-comply kasi po automatic cancellation talaga pag hindi na-comply ng 45, within 45 days. Okay, so yon, maliwanag po. And then, yon, isa pa, pag married po yung client natin, kailangan po lagi ng
ID ni asawa. So yun, dapat po ay mayroon ID ang asawa. At kung bagong ano lang naman, kung bagong married po sila, kailangan din po makapag-submit si asawa na bagong kasal lang within 45 days. So dapat po, kung hiwalay po yan, siguraduhin po muna na makakakuha kayo ng ID, makakakuha si client ng ID within 45 days bago po i-reserve. Kasi magkakaproblem tayo dahil kailangan po ng ID ng asawa. Okay, maliwanag po. ID. And then, ID lang. Hindi na kailangan yung asawa, yung ID lang po ang kailangan. So yun, ID ng asawa na kung nasaan man siya hanapin talaga yun. Okay, and then, ito po yung laman ng promissory note. So yung PN natin, 'di ba? May by the way, we have new bagong format po ng ating PN form. So paki-check po lagi kasi yung old hindi na po tinatanggap. So meron nagsisend naman po kami ng bagong format ng PN form natin. So ang nakalagay lang po doon ay ang RA, yung reservation agreement at saka BIS yung original po. And then, kung wala pa siyang TIN verification, hindi pa na-verified yung TIN niya, so yun, ilalagay din po yun for local. And then, for OFW naman natin, pwede rin ay ilalagay din po yung kung ang kanilang job contract ay hindi updated, pwede rin po yun. Okay, and then, make sure po na within 45 days, 'di ba? Lagi pong sinasabi kasi talagang magka-cancel si Axeia. So kasi within 45 days dapat po lahat ng mga sa promissory note ay mai-submit namin sa head office. So 'yon, please pakisabihan po ang mga clients na dapat ma-comply or lahat ng nailagay na nandoon sa promissory note within 45 days ay makapag-comply sila. Okay, and then sa co-borrower naman po, lahat ng mga kahit sino pagdating sa pag-ibig, kahit sino po pwede maging co-borrower as long as meron po silang documents na maisasubmit katulad po ng documents ni principal buyer. So yun, lagi pong hindi po na kung sino lang ang may gusto, dapat tatanungin po na meron ba sila or aalamin kung meron po silang documents na may sasubmit katulad po ng documents ni principal buyer. So yun, kailangan ng mga make sure na sa online BIS ay may details din po si co-borrower. Pag nag-online po tayo, meron po doong portion na mag-fill out nyo yung details po ni co-borrower. Yon kasi isang part po ito na nagpapatagal ng ating proseso, ng ating process ng reservation kasi po walang hindi nalagyan ng mga details na po borrower kung ano-anong mga kunting kulang lang. Diba? Kasi hagilapin pa po namin kayo, hagilapin nyo pa si buyer para po ma-fill out yung isang number lang na hindi na nakalimutan isulat. So yun, make sure, di ba, paulit-ulit ilang dapat ay recheck. Okay, and then, ito naman, kung ang buyer naman ay OFW or seaman, need din lahat ng standard na documents. So di ba, yung nabanggit ko po, lahat ng mga documents, mag-a-add ka lang ng passport kung for OFW, and then kung yun naman ay seaman, siya ay kukuhanan mo po ng seaman's book. So yon plus passport and seaman's book pag seaman siya. And then make sure na may signature po. Di ba yung lagi po namin na i-encounter po na nagsasubmit po ang mga sellers natin ng, di ba, nakikita nyo yung front ng ng passport. Di ba yung front yung first page, yung details po ni
details ng may-ari ng passport. Yung kabilang side po yun, di ba may meron po ditong signature. Lagi po yun nakakalimutan. So make sure po, paki-check na dapat po pag nakita nyo po yan, check nyo po agad pag walang pirma, pirmahan na po kay buyer. So yun, and make sure din po na hindi expired at saka nakatranslate po sa English. Yun, ito naman yung sa resident ID. So yun. And then, if expired, dapat on-process na renewal. O kung expired po ang kanyang resident ID, dapat naka-process na po. Ongoing na po ang pagpuproseso ng kanilang renewal. And then, pwede naman siyang ipn. Katulad din po ng latest contract, dapat ay nakaano, hindi, ay dapat naka-process na yung kanyang on-process, ongoing process po ang kanyang latest contract. Kung hindi po, pwede rin siya i-promissory note. So yon, pwede siya within 45 days, pwede. And then, pagdating naman, yung katulad sa mga direct hire natin, yung di ba alam na natin, pag direct hire po yung ating mga clients, kailangan kasi 'di ba ng POAA verification. Pag direct hire po kasi wala noon, 'di ba? Doon na sila nag-apply sa bansa na pinuntahan nila. Kailangan po ng salary certificate. So 'yon, maliwanag po. Salary certificate pag 'yan ay direct hire na po. And then dapat po ang nakalagay at titingnan niyo po, sasabihan niyo si client na dapat meron employer name, company name, email address po, and phone number po, contact number po ng kanyang employer. So, yun. And then, pagdating naman sa job contract ni Seaman, di ba, iba, make sure na basic salary lang din ang kukunin. If Seaman, ang isinama lang yun doon, ang maisasama lang po doon sa basic salary ni Seaman, kung yan ay meron pong guaranteed overtime. Ito po dapat makikita kasi pag Seaman, unlike po pag other OFW, yung land-based, kasi kung ano po ang nakalagay doon sa contract nila, job contract, ay kasama po lahat yon. Pero iba po pag Seaman. Kasi si Seaman po, basic salary, hiwalay po yung kanyang overtime. Dapat po may makita na guaranteed overtime or GOT and fixed overtime or FOT. Pag wala po ito, hindi po may sasama kung ano man ang kahit gaano kalaki yung OT ni client ay hindi po may sasama pag hindi nakita ang guaranteed or fixed overtime. So basic lang. So please check din po lahat yan. And then, pag OFW, make sure po na yan ay may EIF, 'di ba? Attorney in fact, SPA, 'di ba? Kadalasan po sinasabi natin na SPA. Pero ang pagkakaiba po ng EIF at saka ng SPA, si EIF ay yung tao, attorney in fact. Pero kasi 'di ba, kami sinasabi na rin namin kasi saka lang maintindihan pag sinabing SPA. Pero dapat alam po natin tayong nasa real estate. Pag EIF, siya yung tao, attorney in fact. Siya po yung magsasign, magpo-process on his or her behalf, yung nasa ibang bansa. And then, yung SPA naman, siya po yung SPA form. Diba? Siya yung special power of attorney. Siya yung ikinukonsularize pag OFW. Siya yung ipinapanotarize pag dito lang sa Pilipinas. Mostly po yung seaman, kasi si seaman, mga seamans po, or si woman, ay wala po silang mga embassy. So, nasa dagat sila. So, sila ay allowed po na ipanotarize lang. So, ang gagawin po, before umalis si seaman, magpapanotarize na. Kasi hindi naman po nagpapanotarize si lawyer pag hindi po present yung EIF at yung principal. So yun, or pwede naman din kasi ipin yan. Pagdating, pagbalik po ni Seaman, saka pa lang po magpapanotarize. Pwede po. So ngayon po, ina-allowed po ni Axeia, tinatanggap na niya hanggang 2 months. Diba, hindi na lang 45 days. Hanggang 2 months po ay pwede po maibalik or may submit yung consularized SPA or yung nilalagyan ng red ribbon.
or yung pinapanotarize pagbalik ni Siman, pagbaba. So yun, maliwanag. Okay, let's go to ito. Pag mag-online BIS po tayo, please check lahat ng necessary details ay dapat nandoon sa online BIS, lalo na po ang cellphone number para po kung di man kayo namin makontak, makukontak agad si principal buyer or si buyer, si client. So dapat po ay may cellphone number, may email address, and then may address po sa bahay. Ito, make sure ay same sa isa-submit na proof of billing. Diba? Kung ano po ang address doon sa Meralco bill or water bill, yan po dapat ang nakalagay doon pag nag-online BIS na address niya. So yon, and make sure, ito yung sinasabi ko kanina, na tapusin. Diba? Lagi po naming sinasabi yung mga character references po. Tatlo po yan. Tatlong friendship, tatlong mga kamag-anak. So yon, lagi po. At saka, ang pag OFW naman or seaman, yung mga asawa po, meron din po doon portion na dapat po ay i-fill out. Yon. Very clear. Kasi ito po yung mga small ano lang eh, pero na tumatagal ang ating proseso kasi wala po siyang may pangalan nga doon sa character references, wala naman siyang phone number. Meron ngang phone number, wala naman siyang address. So make sure na yun po ay kompleto para pong mabilis yung ating proseso. Okay? Let's go forward and yan. Please take note po, bago po kayo mag-submit, di ba? Para nga mapabilis ang ating proseso, ang ating pagre-reserve. Kasi most of the time po, kami pa, parang kami pa ang nag-qualified sa mga client. Wala pa pala, kulang yung sahod. Ang documents ay wala. Di ba? Sobrang matagal. Sayang, sabi nyo nga, mahirap humanap ng clients. So di ba, we are here to help you. Pero help nyo din po kami para mabilis po tayo. So yon, note po, bago kayo mag-forward o mag-send sa amin ang documents ng mga clients nyo, please make sure na complete na po sana. Diba? Kasi ang ating holding po ay 2 days lang, diba? Within 2 days, dapat ay nakapag-complete na po tayo ng documents. So diba? So sa inyo pa lang, dapat po ay kumpleto na para pag-forward sa amin, na-qualify nyo na lahat, pag-forward sa amin, kay Miss Pia, saka kay Miss Emily, ay forward na agad kay Axeia, and then reserve na po. So yon, so lahat po, make sure na na-check nyo na, na-qualify nyo na po lahat. Pati po ang sahod, di ba? Diniscuss ko naman po. Pagdating sa sahod, basic salary lang. Ang OFW na land-based, lahat kung ano ang nasa sa job contract niya, kasama. Pag local naman, kasama po ang meal allowance or yung pera. And then, pag seaman naman po siya, isa basic salary lang. And kung may guaranteed overtime or fixed overtime, kasama din po yon. So yon. And then, kung paano mag-qualify ng mga client. Diba? Lagi po namin tinuturo naman, kukuhanin nyo po yung monthly amortization, i-divide nyo lang po siya ng 30%. So yon, dapat malalaman nyo na ang sahod ng client nyo. And then, pag bank naman, i-divide nyo siya, same lang, monthly amortization, divide nyo po ng 35%. Mas higher kay bank para safe. So yun, maliwanag. Okay, that's all. And later na lang po yung ating mga questions kasi mag-i-discuss lang po natin yung ating latest project po sa ating sa 13, yung ating The Woodlands. Okay, please wait. Mabilis lang po to para ano lang. Na nasabi na rin po naman kanina ni Sir. So para lang po sa mga nakalimutan. Ayan.
na we have po ongoing na po ang ating pagbibenta, malapit na maubos. Baka meron pa pong nag-aantay pa na hindi pa na-open, hindi alam na na-open na, mauubos na. Okay? So our newest project po sa ng Axeia ay ang The Woodlands Patrice Martires. So, ang ating project po na ito ay ongoing pa lang ang pagpoproseso ng license to sell. So, please take note po na we are not allowed. Not allowed pa din po, mauubos na para mag-post na no developer name. Dapat po, di ba? Dapat ay walang developer's name, wala pong project's name, wala din pong model name. So, yun. And then, no direct reply on comment box. Ang pwede lang po ay lagi pong lalagyan ng soon to rise. Soon to rise entry si Martires. Very affordable project. Ganon. And then, for announcement purposes only, lagi pong lalagyan. And, on sa mga post nyo po, pag nag-reply po kayo, direct message lang po. Ito, DM or private message, text, or call. So, ganun lang po. Bawal po doon mag-reply kung saan kayo nag-post. Kasi very mahigpit ang ating pinag-ipunan ay may penalty nyo lang. So, yon. So, ito po ang ating The Woodlands. So, ito ang location po nito ay nasa Barangay Hugo Perez, Trisi Martires. So, very malapit lang po sa Dasma. And then, ang gross land po nito ay 44 hectares, 3,150 square meters. So, yon. Yung mga hindi pa po nakakaalam, along Governor's Drive lang po siya. Kung alam nyo po ang Sugarland, doon po, nakikishare po muna tayo ngayon ng gate. Kaya po, please po sa mga nagtitripping or mga nagsasite upo na di ba lagi naming sinasabi na makipag-coordinate po sa amin para po sa gate pass. Kasi hindi po talaga kayo papapasuki ng guard doon sa Sugarland. Di ba? So, hindi po na nandoon na po kayo sa gate, saka pa lang po kayo tatawag sa amin na hindi kayo pinapasok. Pero hindi po kami nagkulang na lagi pong magsasabi 2 days ahead of your site po na mag-request po. 10 persons po yung dapat or yung maximum na ina-allowed. Dapat ang pangalan nyo ay nasa guard pag pumunta kayo. So yon, papasok po tayo sa gate ng Sugarland and then turn right lang po. 800 meters away po, nandito na po yung ating project. So very close po sa highway. Madali kaya naman, very mabenta. Ang dami na pong may benta. Okay? And then, ayan po, as of this time po, we are selling itong ating Jasmine single townhouse. Ito po ay ang ating Jasmine single ay mayroon pong 779 units. And then 167 plus 57 yung ating townhouses. And then yung ating linya din po ay 779. Ito pong tatlo ang ating binibenta. So madami po tayong inventory ngayon. And ito naman po sa mga meron naka-floating, meron nakapila na mga Adeline ay waiting po tayo. I-update naman po namin kayo agad pag available na po yung ating Adeline. Okay, so yon. And then ito ang ating ito yung project amenities, meron po siyang entrance gate, linear park, ground playground, gazebos, clubhouse, may 3 houses, then there are another gazebos and then basketball court. Okay, so yan ang clubhouse, gazebos. Very very maano doon kaya woodlands, ma-forest. 3 houses, then playground for the children and then the basketball court. So yan. Okay.
And ito na po, we have here our Jasmine townhouse. 'Di ba? Simula po noong 17 nag-price increase na po tayo dahil from 11% yung ating miscellaneous ay naging 12%. So parang may 1% na na-add. So ito na po ang ating latest computation po ng ating Jasmine townhouse. So magiging total contract price po niya ay 1,669,000 and then loan value po niya ay 1,485,000 and reservation po ay the same 6,000. And yung net cash outlay or net down payment ay 178,000. And payable po siya ng 27 months. Diba, matagal-tagal pa kaya hindi ganun kataas. 6,592.59 lang po. And then, pwede po hanggang 10 years. So, depende po sa edad, years old lang si client. Pwede pa siya ng 30 years. Yun. So, ang magiging monthly po niya ay 9,264.57 lang. Okay, and this time po, wala tayong available na unit. So, puro lang po tayong inner. Okay, and ito naman po ang ating Jasmine single attached. So, ito po ay, ang floor area natin ay 58. Okay, please wait. Ang ating Jasmine townhouse ay 50. 50 to 75, kung yun ay end or corner. So, for our inner, ay 50 square meters. Floor area po niya ay probably, by the way, lahat po ng ating turnover ay bare. Ibig sabihin po, ay wala po siyang kisame, wala siyang mga rooms, and wala pa pong tiles. Bali, ang meron pong tiles, yung CR lang po. Na parang 4 feet lang po yung taas. Okay, and let's go for our, ito na po yung ating Jasmine single attached. Bali 58.5 square meters po yung ating lot area. And then yung floor area po ay 44.5. So parang the same po doon sa ating townhouse. Ang ating na ito din po ay provision for 2 bedrooms. Meron siya living area, dining area, kitchen, and 1 toilet and bath. Isa lang po yung kanyang CR sa baba. And then my car, my service area. And sa nakita niyo po dito, nasa labas yung kanyang sink or lababo. So yun, hindi na po maglilipat. So kaya mas maluwang na po yung floor, yung sa loob. And then meron pag may car si client, no worries kasi meron po siyang car park. Okay, yan po ang ating, and the price po ay total contract price 1,800,000. So parang konti lang yung naging increase niya, naging markup. So 1,858,000 and then loan value ay 1,700,000 and reservation fee ay 8,000. And then yung net down payment or net cash outlay ay 150,000. And payable po in 18 months. So ito mas shorter kay Jasmine single. But still, hindi pa rin ganun kataas dahil 8,333.33 ang monthly. Meron na pong house si client. And then, this is ang monthly naman po dito for 30 years. Ito again, depende po sa edad ni client. For 30 years, 10,605.79. So yun. And then yung kanyang dapat sahod ay 35,352.63. So yun. Nakuha nyo po yun. Bali yung 10,605.79, i-divide nyo lang yan ng 30%. Ito po yung lalabas. 35,352.63. Okay.
And then, ito naman po, meron pa din po tayong linya. Ito yung 3 bedrooms po ito. Single attached din. Malaki po yung, ang, and this time po yung mga available natin na mga linya units natin ay 120 square meters. So, itong sample computation po ay for 100 square meters only. And then, floor area ay 77.25 square meters. So, ang ating total contract price ay 3,136,000. And loan value niya ay 2,759,000. Reservation fee ay 15. And then, net cash outlay or out down payment ay 362,000. And then, payable po siya in 24 months. So, magiging 15,083.33 na lang siya. And then, 30 years, 17,212.57. And yung magiging yung required or na sahod niya dapat ay 57,375.24. So yan dapat ang sahod. Kung hindi akasya, pwede po di ba mag co-borrower. As long as meron pong documents na kagaya ng kay principal buyer. So yon, ito po ay provision 4.3. Tatlo pong rooms ang pwedeng gawin or depende kay clients. Kasi di ba bear naman sila, mga kapamilya sila kung gaano kalaki ang gusto nilang rooms. Okay, and then dalawa po ang ito, ang kagandahan nito ay dalawa po ang toilet and bath niya, dalawang CRs, isa sa taas, isa sa baba. And then may service area and ito pang yayamanin, dalawa ang car na pwede ipark. So 2-car garage. Okay, so that's all for our the Woodlands 3C. And yung katulad ng nasabi ni Sir kanina, we have coming soon sa NAIC na very affordable, katulad po nung sa HBR. So, ay tatayo doon ay yung Adeline and then yung Tangerine. So, nag-send naman po kami ng mga sample details po sa mga GC natin. So, we are accepting na po pag meron na po kayong clients na gusto nang pumila kasi malapit na po mag-open. So, pwede na po. So, i-coordinate nyo lang po kami, mga coordinators. Okay, so that's all for our presentation. May mga questions po ba? There are any questions? And we are 99. Wow, ang daming. Ang daming payaman. Ang daming gustong yumaman. Ma'am Carl. Hello, ma'am. Ma'am, pwede po magtanong. Okay. Okay, so that's for our reservation process, guys. And naririnig ba ako? Opo. Okay. That's for our reservation process. Bago po yan, we would like to show to you po yung ating NAIC. So, last 2 days ago, I think, nagkaroon po kami ng site orientation with our staff. We want to show it to you guys para at least alam po ninyo kung ano po ang itsura po ng NAIC natin. Can we show it to them, Carl? Do you have? Okay, sige. Okay, so while waiting for the presentation po natin sa NAIC. Ang kagandahan po natin ito sa NAIC because it's just around 1 hour and 15 minutes, no? So napakabilis talaga nito maibenta kasi malapit lang siya sa Manila, 1 hour and 15 minutes. Of course, not including po yung traffic, no? Given na walang traffic, ganun po siya or mas ayan. Can we start sa umpisa? May? Start. Sorry.
I think mahina ang net mo, May, for a while. Sorry for that, guys. Allow us to... Mahina ka rin. Maka-stop sharing na ako, teka. Okay, so yan po yung ating project. That would be our projects in NAIC. So soon to rise, nakita nyo na po ang ganda po ng location. At the same time, the subdivision itself ay meron na pong kalsada. So we are expecting that by this either second or third quarter of this year, we can now start accepting po ng reservation. But as of the moment, we can now already accept the letter of intent. As a matter of fact, there are brokers and sellers na nagbibigay na po ng letter of intent with us. So if you want po to queue your reservations or your buyers, you may now do it po, just contact or get in touch with our broker coordinators. Okay? Because syempre, kung mas naunang inyong kliyente, hindi na yan maghahanap pa ng ibang seller or broker, no? So with that, napakabilis pong ibenta natin dito because the projects or the units which we're going to sell for that project, no, ay Tangerine model and Adeline model. Okay? So knowing po na yung ating row house, yung Tangerine model po natin ay very affordable. So ang prices po natin yan, kung socialize po yan, sa ngayon kasi po, no,
We cannot give you an exact amount or exact figure or monthly amortization, but we can just base our estimated price sa existing natin na presyo po, which is sa may GMR sa Batangas, na kung saan, tapakita ba natin, Carla? Okay, sige. Okay, Carla will be showing to us the computation. Sige nga, Carla. Okay, so again, hindi po natin ito po pwedeng ipang-post, ha? Kaya nga actually ayaw sana namin itong ibigay, pero for our eyes only. So hopefully, hindi po natin ito maipost, especially nandyan po ang logo namin. Kasi po wala pa po tayong license to sell. Just for your eyes and just for you to give an idea, just for you to have an idea. So as you can see, that the TCP of this unit is 633,000. Ang reservation po ay 3,000. Ang down payment ay 57,000. Of course, less mo yung reservation, that would be 54. 15 months to pay, 3,600. Ang loan value ay 576. Payable po in 30 years, that would be 2,428. Then again, this is just an estimated sample computation na ang pinagbasihan po natin yung sa may Batangas. Possible na mas mataas pa po dito ang actual o pag lumabas na po ang presyo galing Axeia. Para lang po meron lang tayong maibigay na sample computation in case ang inyong mga kliyente po ay nagtanong. What about yung Adeline? Do we have? Okay. Now this is also the estimated sample computation for the Adeline unit for our Adeline model in NAIC. So that's 1,159,000. Your reservation would be 6,000. The down payment is 140. Of course, we will deduct the reservation. So we could come up with our net DP of 134,000. Payable in 22 months, that would be 6,091 ang monthly nila for the next 24 months or 2 years. After that, yung loan value na 1,019,000 kung babayaran in 30 years to pay, that is 6,357 in 30 years to pay. Again, this is just an estimated sample computation, pwedeng tumaas pagdating po ng actual. Okay? So, Adeline po, it's a single attach, no? Para maalaman lang po natin. So, ito po yung mga project, ito po isa sa mga project po na inaabangan po natin for this year 2022 dito po sa Axeia. Mabilis po itong mabenta at talaga namang naniniwala ako na makakarami po tayo dito. So, pwede na po tayong mag-accept ng LOI. Ang process natin, Carla, would you mind to discuss how will it be sa process? Okay po. Ayun po, para po sa ating mga clients na ipipila na po, nag-send naman po kami or hingi po kayo sa amin ng ating LOI form. So, different po kaysa doon sa ating The Woodlands. So, isasubmit nyo po sa amin yung documents na basic. Pero make sure na please pakisabihan si clients na for sure maghingi po tayo ulit ng payslip. Kasi di ba ang payslip po ay nag-expire. And then yung Meralco bill or yung kanilang water bill. So yun po, the same process po. Magsasubmit kayo ng magsasubmit si client ng basic documents and then kasama yung LOI na may NAIC na nakalagay. Meron na po tayong ginawa nun. And then ipipila po natin, lalagyan po, parang the same lang din nung ating sa The Woodlands. Kung sino ang may complete na documents, siya po ang lalagyan na natin ng mga numbering. So yon. So please make sure po na hindi po ang ipapasa nyo ay ID lang. So wala din po. Aantayin pa din po natin makomplete para po mabigyan kayo ng number. So ganun lang din po. The same sa ating The Woodlands. Okay, hopefully po. Sana kasi very, very affordable. Ang dami na po, alam ko, ang dami na po sa akin nagtatanong. So ito na po yung time na makadami tayo ng media. And maganda po ang location. Very mahangin, mapuno.
Okay po, sir. Okay, so that would be our NAIC project. And alam ko po excited, po ang lahat na magbenta rito. Yung iba po nagle-letter of intent na. Ganun pa man, we would like to remind you that this is not yet counted sa ating mga benta ha, because this is still a late letter of intent. Hindi pa po ito talaga benta. So nasa amin lang po, nakapila lang po yan. Kaya kung gusto po natin na yung benta talaga natin is ma-considered na, ma-official na, let us focus our sales force sa pagbebenta po sa Woodland 13. Woodlands 13. Now, aside from that, another project ni Axeia na ilo-launch this year 2022 ay yung project po ng GMA sa Alta Tierra. So there will be a project po ng Axeia po sa Alta Tierra that would be phase 5. Phil Sim ang pangalan po, possible ng subdivision, but that would become the phase 5 ng Alta Tierra. Ang mga itatayo po doon ay Jasmine single attach, duplex, and Linnea. Tama ako, Carla, ay ano? And also, there will be a Alta Tierra Phase 2. So, ang gate po ng Phase 5 ay tapat lang din po ng Phase 2. Okay? So, yan po ay bubuksan po yan most probably this coming May 2022. So, mas maunang bubuksan po ang Alta Tierra compare po sa NAIC natin. So if I were you, para mas mabilis po natin ma-considered as sale, pwede na tayong mag-focus or mag-start mag-campaign at kumuha ng mga letter of intent din po para sa Alta Tierra. Although we can simultaneously sell or offer these two projects. Any questions po? Clear ko lang. May question. Yun lang about po doon, Sir EGL. Sir Alan niya natin. Yeah. Sir, okay, isi-send po namin sa inyo yung process po ng ano, ng documentation. Sige po. And then, sample computation. Yes po. Hello? Send na lang po namin. Yeah. So ang price po natin sa Alta Tierra, of course, since wala pa tayong price sa ngayon, what we can base po our price sa existing computation po ng Woodlands. No, kasi hindi naman sila nagkakalayo. At least meron lang tayong idea para just to give them a computation, sample computation pa rin po tayo. So kung Linnea yan, just offer or just give the computation of Linnea Woodlands para magkaroon lang po tayo ng computation para sa kanila. So again, there will also be an Adeline model dito po sa, tama di ba, may Adeline din tayo sa Alta Tierra? Yeah, there will also be an Adeline model unit po sa Alta Tierra. Yeah. Hello? Okay na lang. Sample computation sa Alta Tierra. So, again po, wala pa po tayong sample computation na maibigay ngayon, pero ang pwede nga po nating pagbasihan po ay yung sa Woodlands. No, yun lang po. Kung ano yung price natin, existing price natin sa Woodlands, yan na rin po ang ating i-offer para sa Alta Tierra, para nang sa ganun po, meron tayong mai-offer o maipakita. Ito. Mga brochure, picture, locations, pakisend sa GC. So, yung kung atin pong mga ang pwede lang namin ngayon maibigay po sa inyo ay yung Woodlands, but the NAIC po at saka yung Alta Tierra, we cannot provide. Kasa wala ngayon pa. Pag meron na po, si-send po. Yes agad po, tama po. Mas mauna pong ma-ilo-launch po ang Alta Tierra kaysa po sa may NAIC. Di ba ba sa ano? Marunod mo. How about po yung Adeline? Yeah, yung Adeline unit, actually po, na-request ko talaga po yan na yung Adeline po natin sa Woodlands ay ma-open na po. But sad to say po, hindi pa po natin siya po, hindi para po nila may open yan. Baka most probably po ay sa kaano pa po, at the end pa po of this year. Yan. So, aside from that, kapag ibang puti short, aside from that po, Ang amin po sanang pakiusap sa inyo ay yung atin pong mga reservations ay maituloy po natin po ang pag
mapabilis po natin ang pag-comply ng atin pong mga documents kasi napapansin po namin marami po tayong mga reservations pero po mas marami po yung naka-hold kesa po na-comply na talaga yung complied. Kasi po, di ba, parang useless po kasi yung nasa amin na yung dokumento na kulang-kulang naman or even yung pera pa pero hindi naman talaga natin ma-considered as sale. Pero kung ma-complete agad natin po yan, magiging mas mabilis po siya ma-count as our official reservations. Na kung saan, eto rin naman talaga ang gusto natin. That's the reason why we intended to have this seminar or PKS about documentation. Which I believe lahat po tayo ay naunawaan. Kaya po wag po kayo pong minsan yung iba po ay naiinis kasi bakit ang tagal bago maresibuhan. Kasi kung meron po tayong 10 reservations na nasa atin ngayon, okay, na ibigay na po namin yan, pag in-screen po yan ni Axeia po yung first o yung second, may kulang, tapos ipapa-comply ulit namin, kinabukasan isinubmit ulit namin, babalik ulit siya sa first and second. Kaya hindi po nakakausog sa pangsusunod na mga units. Kasi nga nagbabalik-balik. Kaya po mas maganda, ngayon na alam na po natin yung mga detailed na process, sana po matulungan po ninyo kami para lalong magiging mas mabilis po ang transaction po natin. Okay? Any other questions? Natanggap, yes po, we are already accepting LOI po para sa Altacera. Parehas po yan, Altacera or Purnaik, Barangay Malainin. Saan location exactly po sa Naik ito? If you're familiar po, i-search nyo lang po sa Google. Country Homes, Barangay Malainin, Luma, Naik, Cavite. Again, Country Homes, Barangay Malainin, Luma, Naik, Cavite. Yan na mismo po yung project natin kasi na-acquire po yan ni Axeia. Kaya nga, ang pagmakita po ninyo, meron na po siyang kalsada as in talagang maayos na. No? Kaya alam ko, mabilis po itong mabenta po natin. At napakamahangin, mapresko po talaga dito. Is there any other question? Yes, mas mauna po ma-open po yung Altacera. So, we are May po, open na po yan. Actually, dapat ngayon po or by next month, talaga mas makabuo na tayo po ng mga reservations para sa Altacera. Sir, sir, ano, kay ma'am, ma'am, yung sa Adeline po sa Woodlands, wala pa pong final details kung kailan mau-open. Yes, wala pa po talagang final details. Baka po ha, baka po yan ay mga third or fourth quarter pa paubusin pa talaga ang Woodlands. So gustuhin man natin, pero hindi pa talaga po maibigay na po yung Woodlands sa ngayon. Inuuna muna po yung mga, yung ibang model. Yung tatlong model. Yes. And then, okay. Yun na po. Okay, Sir Alan, yun. Isi-send po namin sa inyo yung ano, yung sa documentation. Okay, so with that, guys, we would like to say thank you, everyone. So, paano po magpa-schedule ng tripping? So, ayan, regarding po sa mga tripping po, wala pa po tayong model unit sa Woodland. Ang model unit po natin ay either in Sierra Vista General Trias or in TBA. Or okay. Naik, yes. So, yung mga, by the way po, ha, we are providing a free tripping vehicle. So, kung may mga tripping po kayo, just let us know. Inform nyo lang po ang mga broker coordinator po natin para po at least aware po sila. Sila na po bahala magkuha ng sasakyan para sa inyo. Pero syempre guys, wag naman yung ura-urada para at least ma-schedule po natin kasi sa dami po ng mga nagpapa-schedule ng tripping sa ngayon. Sir, ano po? Sir, excuse. I-discuss ko na rin po pala yung ano, yung about po doon sa pag-re-request natin ng ano, ng gate pass. Pag Saturday, Sunday po yung ating tripping or yung ating site po, kailangan po Friday ay naibigay, Thursday to, or Friday ay naibigay nyo na po sa amin yung request. Kasi wala pong mag-a-approve o hindi na po nag-a-approve si Ma'am Axeia, si Ma'am Jen, pag Saturday and Sunday na po naibigay. May cut-off po pag weekends yung ating site po.
Yun, Saturday and Sunday ang tripping or site o dapat po na i-request nyo na sa amin na i-forward nyo na po ng Friday ng before 5 o'clock. Okay po, maliwanag po. Huwag naman po raurada, sabi ni sir. Pero si Axeia po talaga yan. Okay? Sir? Okay, so I think we're done. Thank you po sa inyong lahat and we pray na lahat po tayo ay makabenta. So, by tomorrow, we would like again to invite you to attend for our PKS for North Project. That would be our Porac Pampanga Project, which is yung White Plains. So, we will be sending to you the Zoom link by tomorrow and please make sure to join as early as 2 o'clock or before 2 because we can only accommodate up to 100 participants. Again, if you can, if we cannot accommodate you sa 100 participants, you can join us or watch our PES via our Facebook page. Make sure also that your sellers are all added in our Facebook page for them to be able to receive latest updates. And what is that group page? Axeia Project CNC Partner Sellers. So, actually, we are sending it naman sa mga group chat. Just make sure naka-add po sila doon. With that, we would like to say thank you and God bless all. And thank you for giving time for this seminar. Have a great day. Salamat po. Thank you. Ingat po ang lahat. You, ingat. Stay salamat safe. Po. Bye-bye. You may now leave. God bless. Have a great day po. I can't mention all of you guys sa sobrang dami ninyo, but thank you for coming. Thank you for joining.